Alam ko ayaw mo kaming umuwi dito, pero akala ko dahil ayaw ng mami mo. Bakit ba ganyan ang reaction mo? Ano ba problema kung nandito kami? Kinakaya mo ba ako? No! Eh, anong problema? Dumiretso na tayo sa airport. Bumalik na tayo sa States, please. Bianca, kakarating lang namin yung luggages namin nasa reception. Eh, ipapakuha ko. Let's just go. Dumiretso na tayo sa airport. Bianca, tumigil ka. Hindi tayo aalis. Umuwi kami dito, hindi lang para damayan ka. Gusto rin makita ni Julia ang lolo't lola niya. I want to see Grandpa. Okay, sige. Basta umalis na lang tayo dito. Mag-usap tayo. Basta wag lang dito, please. Ayan na yung sasakyan. Let's go. Hindi kita maintindihan. Kukunin ko na yung gamit. Antayin niyo ako. Sumakay na kayo. Okay, dito lang po ang tingin sa camera. Smile. 1, 2, 3. Okay, isa pa po. Miss Cabrera? Are you okay, Camille? Tama na. Tama na. Nasaan nga pala si Bianca? Oh! Camille! Saan ka pupunta? Camille! 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 Excuse me. Tumigil na yung luggage. Okay po siya. Excuse me, ho. Yes, ma'am. Meron ho ba kayong nakita na lalaki na dumaan dito? May kasamang babae, tapos meron ho silang batang kasama yung lalaki na naka-jacket ho na itim. Na, wala po. CCTV. Eh. Meron ho ba kayong CCTV? Camille. Camille. Sandali. Si Marco yun. Si Marco yun. Pero bakit hindi niya ako kilala? Bakit ganun? Pati hindi niya ako. Camille, tama na. Tawag mo si Bianca, please. Tawag mo si Bianca. Kakausapin ko siya. Okay, I will call Bianca. Okay? Calm down. Hindi. Hindi mo naiintindihan. Si Marco yun. Buhay siya. Marco! Camille! Marco! 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 Camille! Camille! Marco! Camille. Si Marco! Si Marco! Sorry, sweetie. No, of course. Akala ko matutuwa ka kasi makikita mo kami. I am. I just... Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa'yo. Kung inaalala mo, mami mo, huwag. Hindi yun magagalit. Bakit? Paano mo alam yun? Nag-usap ba kayo? Bianca, umuwi kami dito para sa daddy mo. Hindi rin naman ako matatahimik kung nandoon kami, pero kailangan ka ng pamilya mo dito. But daddy's okay. Okay naman siya. Eh kung ganun, bakit hindi mo kami ipinagkita? Kung gusto mo kahit si Julia na lang yung dali mo sa kanya, la. Kahit na huwag mo na akong isama. Mabuti nga, walang nangyari masama sa daddy mo eh. Laking pagsisisi natin, Chuck. Kung sakali, huwag naman sana kung may nangyari sa kanya tapos walang na-establish na relationship with Julia. May
itatanong lang sana ako sa inyo. Tungkol kay Bianca. Si Marco. I'm sorry, Camille. We have to go. My husband's not feeling very well. Let's go. What is going on? Hindi ko na makontakt si Bianca. She probably turned off her phone. Rav, alam mo ba kung saan sila nakatira? Ha? Rav, please, buntahan naman natin. Dapat pala sirunda na lang natin yung mga magulang niya eh. Camille, pwede bang ipagpabukas na lang natin to? This is just too much for one night. No, Rav. Hindi mo naiintindihan eh. Paano kung bumunta sila ng Amerika? Paano kung bumalik sila ng Amerika? Hindi ko na sila makita ulit. Rav, hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Nasaan ka? Kanina ka pa namin tinatawagan. Hindi ka makontak. Dad, sorry. Kailangan ko patayin yung phone ko. Nandito kami sa Grand Hotel. Sigurado ko kahanapin kami ni Camille sa bahay. Dad, hindi ko alam kung anong gagawin ko. We'll think of something. Sa ngayon, magpahinga muna tayo. Bukas, baka makaisip tayo ng solusyon. Okay, good night. Hindi ko alam kung bakit o paano naisip ni Marco sumunod dito nang hindi nalalaman ni Bianca. Ngayon pa talaga nangyari. At doon pa sa venue ng presscon. Alfredo, you have to make sure na i-honor ng Cabrera yung kontrata, ha? Nasa clause naman na kapag isa sa inyo ang nag-back out, kalahati ng project capital, babayaran sa other company, di ba? Yes. But that's the least of my concerns now. Si Bianca ang inaalala ko. Mangyayari at mangyayari din naman ito. Wala namang lihim na hindi nabubunyag eh. It just happened sooner rather than later. Bianca, babalik pa ba kayo sa States? Oo, babalik ako doon kasi nandun yung asawa ko at yung anak ko. Ilang taon na nga pala yung anak ninyo? She's 5. Anong pangalan niya? Julia Bianca. Kung lalaki kasi ang gusto ko, Julio. Babae, Julia. Ako si Marco Saison. Naaksidente ako at may mga bagay na hindi na maalala. Gusto ko lang malaman kung kilala mo ako. Marco nga yun. Tapos yung best friend, si Bianca, yun yung kinikwento sa akin ni Marco noon. Raph! Saan ka pupunta? Hindi ka magpakiusapan, ay pagpabukas na lang yan. So, I will deal with this right now. Hahanapin ko sila at kakausapin para matahimik ka na.
Dr. De Los Reyes. This is Bianca. Bakit ka napatawag? Sabi mong patatahimikin mo na ako. Si Marco. Diba naman sinabi ko sa'yo, there is no guarantee na makakalimutan niya. No, no, nag-work yung ginawa mo. Nabura lahat ng memories niya about Camille. Nagkita sila at hindi niya nakilala si Camille. Sa US? Hindi. Dito sa Pinas, nandito na din kami. So bakit ka napatawag? I need your help. Gusto ko lang tanungin kung paano kung bumalik yung mga memories ni Marco. Pwede naman talagang bumalik ang memories niya of Camille. Pero ayoko nang ma-involve, Bianca. Alam mo naman, hindi lang kliyente ang turing ko sa'yo. You've already become my personal friend. Witness ako sa pag-cope mo sa lahat ng childhood trauma mo. Pero pagdating kay Marco, ilang ulit ko bang sinabi sa'yo, ayoko na. Sino kausap mo? Sige, Dad. Love you. Si Daddy, sinabi ko sa kanya na dito muna tayo. Tamang-tama din kasi nag-general cleaning sila sa bahay. Ang gulo-gulo doon. Okay. Hanggang matulog na tayo. I'm tired. Miss, sorry. Tapon mo ako! Sorry ko! Gusto ko nang bumita! Will you be my girlfriend? Oo, sinasagot na kita! Yes! Camille! I love you so much! You know, everything that's happened to you, pati na rin yung pagkakakilala mo kay Marco. Lahat yun prepared you for this moment. Sobrang saya lang ako. Dahil alam kong para sa akin ka talaga. I love you. I love you too, Rob. What if boy si Marco? Where does that put me now? Sagot sa mga dasal ko na magkaroon ng isang buong pamilya. At hindi ko na mapapatawad ang sarili ko kung mapapahamak ko ulit kayo ng anak ko. Gagawin ko lahat para sa pamilya natin. Kayo na ang buhay ko. Mahal na mahal kita, Bianca. Mahal na mahal ko kayong dalawa ng anak natin. Kami lang ni Julia, Bianca, ang mahal mo. Kami lang. Hindi ka na mababawi sa amin ni Camille. Mahal. Hindi ko sila nahanap. I'm sorry. Alam ko, naguguluhan ka na rin sa sobrang dami nangyayari ngayon. Sorry kung hindi ko naisip na nasasaktan pala kita. Dahil sarili ko lang ang inisip ko at kung ano yung nararamdaman ko. Hindi ko naisip na iisa na lang tayo ngayon na sabay natin naharapin ang kahit na anong problema, mahal. Sorry kung nakalimutan ko yun. Mahal, I'm sorry ah. Inisip ko lang yung sarili ko. I was so afraid of losing you. Ano ka ba? Hindi mangyayari yun, Raph. Mahal, hindi ko alam eh. I was so confused. Afraid. I was so angry.
Hindi ko kasi alam kung saan ako lulugar eh. Sa tabi ko. Dito sa puso ko. Ikaw lang, Rafael. Mahal. Gagawin natin to ng tayong dalawa. Aalamin natin kung ano talaga yung nangyari. Kung ano ang totoo. At pinapangako ko sa'yo, I will be here for you. For us. Meron ka bang ibang number ni Bianca dyan? Sige nga, hanapin mo nga yung number niya sa bahay. Okay, sir. Kapag hindi mo mahanap yung number ni Dindo. Okay, sir. Ma'am. Iho, I'm sorry to disturb, but I really have to talk to you. I am worried about last night. What happened ba? Wala naman, ma'am. Meron eh. Bakit kayo nagkakagulo? And then Bianca just disappeared. And you're all acting so weird. Wala, ma'am. We're fine. Baka nakainom ka lang na marami kagabi. Excuse me. Kahit malasing ako, I know hindi ako nag-hallucinate. Something is definitely going on. Wala, ma'am. Okay? Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Everything is fine. Ma'am, sige. Kailangan ko nang pumunta sa meeting. Alright? Sige, bye-bye. I love you. Okay, bye. I love you too. Sir, Sister Dindo po. Hello. Dindo, hindi ko makontak si Bianca. Meron bang ibang way para makontak siya? Yes, it's urgent. Sige, balikan mo ako kagad. Bye-bye. Ma'am? Yes? Ma'am, can you see Grandpa and Grandma? I'll call them later para puntahan tayo. Pinafumigate yung bahay. May sakit ang dad mo, pero siya pa yung pupuntahin mo dito? May check-up naman sila mamaya, so okay lang yun. Okay. Tatawag na lang ako ng maglilinis para pagdating nila dito, maayos naman yung kwarto. Julie Bianca, there's Grandma and Grandpa. Come on, let's say hi. Mabuti marunong siyang magpo at saka magmano. Tinuruan po namin siya ng mga kagawian natin. Saka marunong din po siya mag-Tagalog. We have something for you. Wow! Oh, wow! A gift! Yes! Salamat po, Grandma. Salamat po, Grandpa. Welcome! Are you open it? Pasensya na po kayo. Kayo pa yung inabala namin na pumunta dito kaysa kami pumunta sa inyo. Mas mabuti na to, Han. Kasi magulo yung bahay. Tsaka it's good for Dad to get out kasi pinifumigate yung bahay. Right, Ma'am? Wow! I love it! Thank you po, Grandma! You're welcome! Thank you po, Grandpa! Welcome! Tara po! I'm sure gutom na kayo. Yeah, let's eat. Excuse me. Okay, Dad? All of your food. Okay? Ako nang bahala dito. Mabuti nandito kayo. Tamang-tama. It's Alfredo's birthday next week and I will throw a huge party. Clarita, I don't want a big celebration. But it's your second life, Alfredo. Gusto ko naman magpasalamat. Lalo na ngayon, bati-bati na tayo. Nandito ang apo ko. And of course, Marco is here. Alright. I think we should celebrate. Okay, fine. But just an intimate celebration. You know, an intimate lunch or dinner. Ayoko ng marangyang party. O sige, kung ano ang gusto mo, basta we should celebrate it. What do you think, Bianca? Can you delay your flight to the U.S. a little bit? Good afternoon, Mr. Cabrera. It's nice to see you again. Yes. I have a friend na naka-check-in siya dito. Her name is Bianca Marcos Aison. I'll check, sir. One moment. Yes, please.
Sir, wala po sila sa room nila. Mm-hmm. May reservation po sila dyan sa may cafe. May mga guest. Doon na po kayo dumiretso. Okay, sige. Thanks, Gary. You're welcome, sir. Saan? Ano ba yung dapat naming malaman? Yun actually ang pinunta ko dito. Rafael, please. May anak kami. Please. Please. Doon na lang tayo mag-usap. Sige na. I'm so sorry. I didn't mean for this to happen. Alam mo ba all this time yung tukol sa asawa ko, pati yung kay Marco? No. I mean, yes. I mean, no. Kagabi ko lang napagtagpi-tapi ang lahat. Rafael, you're not gonna believe this, but yung asawa ko, he has amnesia. Amnesia? Yes, he was in an accident. A car accident. Car accident? Teka lang, ah. He was supposed to be on that Time Airways plane na nag-crash. No! He was in a car accident bago kami ikasal in 2008. Kaya nadali ang kasal namin dahil sa aksidenteng yun. Paano nangyari yun? Paano kayo ikakasal? Eh, naging mag-asawa sila ni Camille 2008. What? What are you talking about? Ako ang asawa ni Marco. We were childhood friends. We grew up together. Anong sinasabi mong asawa niya si Camille? No! Pinagsuspechahan ko na dati na may iba siyang babae nung nasa Dumaguete siya. Pero kagabi ko lang na-confirm yun nung nakita ko ang kilos ni Camille. Akala ko siya yung babae pinagsuspechahan ko. But to be his wife... Ako ang asawa ni Marco. We have a daughter! Bianca, I really don't know. Kaya nga ang gusto ko, magkaharap-harap tayong lahat. My daughter! She's gonna be devastated, my father! Paano na yung pag-partner ng mga kumpanya natin? Paano na ang Pueblo Verde? Ang laking skandalo nito! Our families will be ruined! Babalik na lang kami sa US! No! Huwag na natin itong patagalin. Maghaharap-harap tayong lahat. Mag-uusap tayo niya na Camille, kasama na rin si Marco. At kapag nalaman ko na niloloko niyo yung asawa ko, humanta kayo sa akin. Are you sure it's Marco? Sana tayo-tayo na lang muna yung makakaalam nito, ha? Kasi hindi ko rin alam muna kung ano yung dapat kong gawin. Hindi ko alam kung paano ito sasabihin kina Mami. Hindi ko rin alam kung paano ito sasabihin kina Nanay Susan. Eh, anong sabi ni Camille? Anong reaction niya? Of course, she's very hysterical. Hindi rin siya makapaniwala eh, kasi syempre after all this time, buhay si Marco. At si Marco? Ito nga, Father, is strange dyan eh. It's as if hindi niya maalala si Camille. And it looks real to me na hindi talaga siya makaalala. Ang sabi naman sa akin ni Bianca, meron daw talagang amnesia si Marco. Diba? This is so unbelievable. Alam nyo, kailangan nyo mag-usap. Kayong apat.
What if it opens a can of worms? There's nothing hidden that will not be disclosed. The truth of the matter is, buhay si Marco. At ang pag-uusap ninyo ang maglilinaw kung ano yung mga susunod yung gagawin. Malinaw ang stand ng simbahan. Kasal sila and that stays. Pero legally, hindi ko alam. Maybe you should consult a lawyer this early. Napakagulo ng tadhana. Kasi I remember telling you once na natatakot ako tanungin si Camille na what if buhay si Marco? Ngayon, parang siya isang bangungot eh. Nangyayari na yung kinakatakutan ko. Rafael, you're not gonna believe this, but yung asawa ko, he has amnesia. I got hold of Bianca. Maghaharap-harap tayo bukas. Tinanong mo ba sa kanila kung bakit nila ginagawa sa akin to? Mahal, gusto ko maghaharap-harap tayo. I wanna look into their eyes and see their faces habang pinapaliwanag nila kung ano yung nangyayari. Akala ko pwede kaming maging magkaibigan ni Bianca. Ano yun, Raph? Ibig sabihin kasinungalingan ng lahat sa nakaraang 9 taon ng buhay ko? Sinungaling man sa'yo si Marco, yung pagmamahal ko sa'yo, yun yung panghahawakan mong totoo. Julia enjoyed her time with your mom and dad. Bukas, susundin daw nila tayo para maipasyal nila yung apo nila. Ka, kailangan natin pag-usapan ang pagbalik natin sa States. Sige, hindi man ngayon, pero kailangan natin bumalik doon. May bahay tayo, may negosyo. Hindi tayo pwede magtagal dito. Bianca, alam ko pinaghirapan mo yung pag-stay natin doon. Yung pagkuha ng citizenship natin. Pero gusto ko na dito sa Pilipinas. Dito na lang tayo. What? Relax. Naisip ko lang naman kasi okay naman yung relasyon natin with your parents. Iba pa rin yung malapit ka sa pamilya mo. Dito na lang tayo. Gusto ko rin ma-practice yung pagiging engineer ko eh. Sa US, may hirapan akong gawin yun. But here, I can build a career being an engineer. Well, what about Julia Bianca's therapy? Marami namang therapist dyan. Maraming magagandang school na pwede siyang mapasukan dito. Kung iniisip mo yung grocery natin, yung business natin doon, nandoon pa rin yun. Iba lang yung magmamanage. Yung bahay natin, pwede natin paupahan. Dito na lang tayo. Gusto ko na dito. Ayusin ko na yung lisensya ko para ma-practice ko na yung pagiging engineer. In the meantime, itutuloy ko pa rin yung furniture business natin. Parang iniisip ko nga kontakin si Aris eh. Kasi kilala natin na maaasahan niyo sa trabaho. Kukunin ko siya para sa negosyo ko. Huwag ka na mag-alit, ha? Marco, nandiyan si Julia Bianca. Tulog na nga. Na-miss kita. Matagal natin hindi nakita. Naghihintay si Alfredo sa sasakyan. Ay, ayan na po. Okay, baby Julia. Hi, baby.
I want you to behave, okay? Listen to Daddy. Vanga, I'll see you later. Ah, hindi ka sasama? May meeting ako sa Cabrera's. Oh, I see. Gusto mo samahan na lang kita? Ha? Hindi na. Hindi ako makakaalis agad kung sumama ka sa akin. Saka wala akong excuse na kailangan putahan kita agad. You and Julia Bianca, enjoy. I'll be back right away. Don't worry. Okay? Okay, let's go. Okay, be good. Listen to Grammy. Hi. Bye. Have fun. You too. Mahal, text mo na ba siya yung natawagan? I just did. Sige. Excuse me, mag-restroom lang ako. I'll be back. Saan si Marco? Hindi pwede ang asawa ko. May lakad sila ng anak namin. Buong akala ko patay na si Marco. Paano mo nabuhay ang patay, Bianca? At paano mo naging asawa ang unang asawa ko? Let me make things clear. According to your husband, and I mean Rafael. See how crazy everything is? Sagutin mo ang tanong ko. Sabi ni Rafael, ikaw daw ang unang pinakasalan ni Marco. Pero kami ang unang nagmahalan. Hindi na ako maglilitanya. Your husband knows everything. Pwes sa akin ka magpaliwanag. Hindi ko pa rin naiintindihan kung paano nangyari ang lahat ng to. Susunod ba si Marco? No. He's not coming. I told you he's busy. At hindi na niya kailangan ma-involve dito. Gusto kong malaman sa kanya mismo ang lahat ng totoo. Unless meron kang itinatago. Kaya hindi mo siya sinama dito. Sige. Kausapin mong isang may amnesia. Kapag may nakuha kang matinong sagot, pakisabi sa akin, please. Ano siya nagka-amnesia? Car accident. I feel guilty. Kung hindi ko siya inaway nung gabing iyon, hindi sana ito nangyari. It was a stormy night. Sinundo niya ako kasi lumayas ako nung nag-away kami. Kinutuban ako na may iba siyang babae. Then nalaglag sa bangin yung minamaneho niyang sasakyan. Bakit ikaw naaalala niya? Ako hindi. He's suffering from dissociative amnesia. Nakalimutan niya lahat ng memories niya from college all the way up sa aksidente niya sa 2008. Paano nangyari yun? September 6, 2008. Sumakay ng eroplano papuntang Dubai si Marco. September 6, 2008. Umuwi siya sa akin sa Cebu. Hindi ko naiintindihan. Ako din. When I saw you the other night, nakita ko yung reaction mo nung nakita mo si Marco. And I knew something was wrong. At na-confirm yun ni Rafael. Kiniklaim mo na unang asawa ka ni Marco. Dahil yun ang totoo. Sa point of view mo! Unfortunately, baka parehas natin hindi kilala si Marco. Do you think I'm enjoying this? Madaming memories ang hindi pa bumabalik kay Marco. But I guess I should be thankful. Kasi nakalimutan ka niya. Kung ikaw nga ang babae niya dati. Hindi ako naging kabit ni Marco. What's happening here?
Is everything okay? Si Marco nga pala. I thought he's coming. No, he's not. Na-realize ko na wala naman tayong mapapala kung sumama siya. Wala siyang maalala. Magsasayang lang tayo ng oras. At kaya ko naman sagutin lahat ng tanong niya para sa amin. We've shared many memories together. We practically grew up together. Paano naging kayo? Bata pa lang kami. Aware na kami sa feelings namin para sa isa't isa. Pero, I think it was in 2006. Second year. Paano nangyari yun? Halos araw-araw kami magkasama sa Dumaguete. Ako ang dumadalaw sa kanya. From Cebu, pumupunta ako ng Dumaguete tuwing weekends. We exchanged letters too. So hindi ka pala talaga kababata lang? Kababata? We are definitely more than that. Pero at least naikwento niya ako sa'yo. Ikaw, never kanya naikwento sa akin. And I know na nag-exist ka pala. Kinontak sana kita nung naaksidente siya. Pero bakit nga ba ikakwento ng isang lalaki sa girlfriend niya ang ibang babae niya? Antang ako. Dapat naghinala ako agad na meron siyang iba. Kaya pala minsan nalilate siya every time na nakikita kami. Pagka, meron kaming field trip sa Sabado. Punta kami ng bagong construction plant sa Cebu. Ganun lang, yun lang isasagot mo. Field trip naman yan, di ba? Alam naman, hindi kita payagan. Baka mamaya hindi ka pa makagraduate yan dahil sa akin. Eh, paano kung pupunta pala ako dun? Kasi, may imi-meet akong ibang babae. Wag na wag mong gagawin sa akin yan, ha? Kundi, babalatan talaga kita ng buhay. Joke lang, joke lang. Ang kita naman magselo. Nakikita rin kayo sa Cebu? Oo. Dumadalaw siya sa akin sa Cebu. Pero ayokong gumagastos siya. I know how important money is to him. Kaya inintindi ko kung bakit ako ang kailangan bumisita sa kanya sa Dumaguete. Sinasayaw niya ako. Pinagsisilbihan tuwing may picnic kami. Simpleng date. Pinagpipiga niya ako ng kalamansi. Pero noong 2008, dumalang ang pagkikita namin. I knew something was wrong. Kinasal kami. Noong April 2008. 2006 pa lang, niyaya na niya ako magpakasal. Pero sinabi ko, 2008 na lang, pagkatapos ko mag-graduate. But that summer, bigla na lang siyang lumayo sa akin. Akala ko dahil hindi ako pumunta sa graduation niya. Busy ako sa thesis ko. And everything went downhill from there. Akala ko wala na kami patutunguhan. Kaya pumunta ako sa Dumaguete to break up with him. August 2008. Lagi kami magkasama dahil inaayos namin ang papeles niya papunta ng Dubai. Saan mo naman nasingit yung pagkikita niyo doon? That's the point. Hindi kami magkita-kita. So I decided to write him a breakup letter. Nagulat na lang ako. Bigla siyang sumipot sa akin sa Cebu. Right then and there, nag-propose siya sa akin. At hindi siya pumayag na humindi ako.
Sinabi ko sa kanya, okay, kapag bumalik ka sa Cebu for good, magpakasal tayo. September 5. Hinatid ko siya mismo sa Dumaguete Airport. Dahil lilipad na siya, papunta ng Dubai ng September 6. So, sino yung nasa loob ng eroplanong nag-crash? I don't know. Basta alam ko, September 6, nasa akin siya. Sinusubukan niyang bumawi sa akin. Pero lagi ko sinasabi sa kanya, may iba kang babae. Kasi minove niya ang date ng kasal namin. Lalo na ako naghinala. September 11 was our biggest fight. Then the car crash happened. Ang hirap lang paniwalaan ng lahat. Hindi ko kasi matahi-tahi sa utak ko eh. Sige! Sige, kung mapilit ka. Sige, eto. Susi pa hotel room namin ni Marco. Go and see him. Say hi, I'm Camille, ang dati mong babae. Sirain mo ang tahimik namin na buhay. And while you're at it, put your husband's company at risk. Mukha ka kasing nagtatawag ng eskandalo. Go ahead. Trending naman ang mga kabit na naninira ng buhay lately. Bianca, please. Punta tayo dito para pag-usapan natin to na maayos. Hindi mo naman kailangan insultin pa yung asawa ko. And please stop calling her babae ni Marco because she is not. Kung meron dapat nakakaintindi sa akin dito, ikaw yun, Rafael. Hindi ko lang kasi matanggap. Ako na nga ang biktima dito. Ako pang pinag-iisipan ng masama. Ano mong problema ng asawa mo? Maghakot ng isa pang asawa? Akala mo mauubusan? Stop disrespecting my wife! Then stop disrespecting me too! Don't act as if hindi din ako naloko dito! Bianca, sagot lang sa mga tanong ang habol ko, okay? Wala akong balak namang gulo. Dapat lang. Look, naagrabyado din ako dito, but I can take it. May anak kami. At hindi ako papayag na maagrabyado siya. Hindi ako papayag na mawalan siya ng ama. Bianca, walang pamilyang masisira dito, okay? At hindi mo mawawalan ng ama yung anak mo dahil walang balak maghabol yung asawa ko. Right, Camille? Camille? Kapag na-miss mo, pwedeng balikan. Pwedeng panoorin ang videos at playlists na gusto mo. Like, comment, at ishare ang videos kasama ng lumalaki nating pamilya sa online world. Kahit kailan, kahit saan pa, forever tayong kapamilya. Kapamilya Online Live!